Gumagaling ang apo ko! Dahil malapit na masakatuparan ang propesiya sa akin bilang anak ng dilim. Unti-untiin natin sila pagwawatak-watakin. Kilala mo na ang Tagabantay? Dapat malaman na ito ni Reyna ni Rhea? Bakit di mo gumit ng bakal na para makipaglaban sa akin? Dahil wala sa akin ang bakal na Cruz. Nasaan? Nasa akin! Dahil ako ang totoong Tagabantay. Guys, ko lang. Ayos lang. Salamat, Apo. Apo! Ikaw ang Apo ng Tagabantay? Oo. Hindi pwede makaharap niya sa walang matanda ng Tagabantay. Baka mamaya, kung ano pa malaman niya rito. Eh, anong gagawin natin, Madam? Kailangan punta ako sa Samuel. Kailangan sundan ko siya. Nasaan ang haring aswang? Ituro mo sa amin kung nasaan ang haring aswang! Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pwedeng hindi ka namin palapasin dito ng buhay. Kaya sabihin mo na sa amin kung nasaan ang haring aswang. Hindi mo sasabihin kung nasaan ang haring aswang. Sabihin mo sa amin ang propesya ng anak ng dilim. Paano yun nalaman tungkol sa propesya? Hindi na importante malaman mo. Ano ang alam mo tungkol sa anak ng dilim? Malapit na ang paghahari niya at wala na kayong magagawa. Malakas na ng palakas at lalo siyang lumalakas. Pag nangyari yun, kaming mga aswang ang maghahari sa inyong mundo!
Dito natin makikita ang impormasyon na kailangan natin para mahanap ang aring aswang. Akadaw. Ang Pepe, isang numero lang ang nandito. At ito ang huli niyang tinawagan. Bakit hindi mo subukan tawagan? Tumatawag si Omar, Ama. Bakit hindi mo sagutin? Hindi tayo nakasigurado kung si Omar nato. Ano gagawin natin ngayon, Ama? Omar, ikaw ba yan? Omar? Palagay ko po. Kung sino man ang nag-text nito, sigurado akong mas mataas to kaysa sa aswang na napatay natin. Bakit di mo kaya sagutin para malaman natin? Mang Pepe, sigurado ko. Hindi pa alam ng mga aswang napatay na si Omar. Bakit hindi kaya natin palabasin sa kanila na buhay pa to para may makuha tayong impormasyon tungkol sa mga aswang? Pwede tayo magplano ng entrapment operation para mahuli natin kung sino yung contact ni Omar. Baka makakuha pa tayo ng impormasyon tungkol sa haring aswang. Lalabanan natin sila sa utakan. Ano, Ama? Si Omar nga ba ang tumatawag? Kapag sinagot ang text ko, ibig sabihin hindi yun si Omar. Huwag. Hindi nyo sila mautakan. Tayo ang inuutakan nila. Kung sino man ang nag-text na yan, inuhuli lang tayo. Pinakakagat. Bulag ang aswang niyan. Paano siya makakabasa ng text? Kung sino man yung nag-text na yan, inaalam niya kung kakagat tayo sa bitag niya. Ano pong gagawin natin ngayon? Kung ikaw si Omar na bulag, paano ka sasagot sa text? O, yan naman. Tumatawag ulit. Baka naman si Omar na yan. Binabaho eh. Hindi rin siya tumasagot. Kung sino nang tumawag, hindi yun si Omar. Gusto niyang malaman kung sino nang sabi ng linya. Napakuha ng impormasyon. At si Omar, Ma. Sa tingin mo ba? Si Omar. At saka niya mga kasama. Pinatayin sila ng Tagabantay. Pepe, wala po ba tayong paraan para malaman natin kung kanino yung numero ang ginagamit dito? At kung saan lokasyon siya nagtatago? Sabi ng bahala dyan. May mga kasamahan kami sa Kapatiran na marunong mag-trace ng mga cellphone numbers. Gustin. Titingnan na lang din namin kung may mga ibang impormasyon pa kami makukuha sa teleponong to. Lo, ayos na po ba kayo? Bakit parang lalim yata nang iniisip nyo? Kung ginagamit nyo ang cellphone na yan para matunto ng mga aswang, palagay ko, sa mga sandaling ito, ganun din ang ginagawa nila para matuntun tayo. Ama, mas makakabuti siguro kung papalitan mo yung numero at yung cellphone.
baka makagawa ng paraan ng Tagabantay at Kapatiran na mahanap tayo. Huwag kang mag-alala kay El. Protektado itong telepono na ito. Mas malalaman natin ang location kung sino man ang may hawak ng telepono ni Omar. Do, sa tingin po ninyo, sino kayo nasa kabilang linya ng cellphone ni Omar? Kanino kayo nagre-report yung aswang na yun? Sa kalibre ni Omar, pihadong isa siya sa pinaka mahusay na magdirimbang aswang. Eh, kanino po? Sa haring aswang? Bakit na po? Kinakabahan ka ba? Kung sa bagay, mas mabuti yung may kaba. Ibig sabihin, hindi ka kampante. Pag hindi ka kampante, naghahanda ka. At para makapaghanda ka, kailangan magsanay. Kaya yun ang gagawin natin na po. Magsasanay tayo. Para sa balang araw na pagharap niyo ng Haring Aswang. Dito, Laura. Delikado na nandito ka. Si Madam po kasi hindi mapigilang mag-alala knowing naharap niyo daw po yung Tagabantay. Samuel, nakita mo ba? Nakita mo ba ang Tagabantay? Ito na, inabuto namin. Wala. Buti na rin lang. Anong sabi mo? Ang ibig sabihin mo, buti na rin lang, hindi ka nasaktan. Alam mo kasi nag-aalala ako para sa inyo ni Kael. Hindi madali naharapin ang Tagabantay, Samuel. Laura, walang mabuting nangyari dito. Nakatakas sa Tagabantay. Nabawasan tayo ng kalahi. Kailangan si Omar. Patuloy niya kasama. Pinatay ng Tagabantay. Sorry, Samuel. Alam ko na mahalaga sa'yo si Omar. Ang alam ng mga aswang, matanda at Tagabantay. Kaya kayo po ang hinahanap nila. Wala problema yan na po. Sanay na ako dyan. Ang mahalaga, ligtas ka sa panganib. Pero Lo, hindi naman ako papayag nun. Siyempre, iniisip ko yung kaligtasan po ninyo. La? Oo! Oh, Belen! La, nag-uusap po kami ni Lolo eh. Di ba po mas nakakabuti kung doon siya titira malapit sa bahay natin? Para kung sakasakali man, Lo, kung ano man mangyari sa inyo, maililigtas ko kayo agad. Diyos, merong punto ang apo mo. Dapat lang yun. Dapat lang eh, hindi ka malayo sa amin. Para nagkakatulungan tayo, kung meron darating na panganib. Ba? Diba? Kung sa bagay, magandang tag team namin itong apo ko. Oo, Lola. Lalo lang kung nakita niyo kami paano kami makapaglaban ni Lolo Jules. Wala nga panama sa amin yung Omar na yun. Tinalo namin! Paano daw ngayon yan, Samuel? Paano mo hahanapin ang Tagabantay? Sa pamamagitan ng cellphone ni Omar, ma. Cellphone ni Omar? Nasa Tagabantay ang cellphone ni Omar. At ginamit pa yun para tawagan si Ama kanina. Nakikita ko sa'yo, bumalik na ulit ang sigla mo diyan sa pagharap mo sa mga mission na yan. Oo naman po. Lalong-lalo na ngayon. Kasi siguro ko sa inyo na walang panama sa amin yung hari aswang na yun. Nako! Ha? May hari ang mga aswang. Kung may hari, may reyna. May prinsipe. At mga kawal. At merong isang buong kaharian. Sandali. Nasaan na yung hari at saka yung reyna? Asan na yung kanilang kaharian? Belen, at saka hindi ko masasabi. Belen, kalma. Yun nga ang hinahanap namin. Naku, Diyos ko. Ang ibig nyo sabihin, hindi nyo sila kilala? Ha? Hindi mo masasabi yan. Malay mo yung mga iyan eh. Nandito lamang sa paligid natin. Mga aswang! Alaka, alaka. Baka nasa ilalim ng kama mo. Susuntukin kita, Gerardo! Kainis ka! Sinigot mo ang tawag ng Tagabantay? Hindi. Nakaramdaman ko lang kung sino siya. Anong sabi ng Tagabantay? Napasayasan mo ba siya? Yun ang gusto kong mangyari. Gusto kong marinig ang boses niya. Para masayasan ko siya. Mag-alala, Ina. Gagawin ko ang lahat ng nararapat para mailigtas ang mundo natin laban sa anak ng dilim.
Aasahan ko yan, anak. Mag-iingat ka. Mahal na, Reyna. Hihingi po sana ako sa'yo ng maliit na pabor. Ano yun, Liway? Sige, sabihin mo ang nais mo. Pwede po bang mag-anyong tao na lang din ako pag tumawid kami sa mundo ng mga tao? Eh, hindi pa rin po kasi ako sanay. Grabe na laki nila! Pero yan ang pinakaligtas na anyo na maibibigay ko sa'yo, Liway. Nakapag-desisyon na ako tungkol dyan. Bakit? Nagre-reklamo ka ba? Hindi po, mahal na Reyna. Siyempre, hindi. Favorite ko nga yung ginawa mo. Ang ganda ng itsura ko. Grabe, makinang. Mahal na Reyna, maaari ho bang humingi ng permiso makausap ang mahal na prinsesa? Maaari mong kausapin ang aking anak, Bagnan. Mag-iingat ka lagi, Meritea. Pag pinayagan lang ako ng mahal na Reyna, ako na yung sasama sa'yo sa mundo ng tao. Nandiyan naman si Liway para bantayan ako. Hindi mo kailangan mag-alala, Bagno. At isa pa, kailangan ka dito para bantayan ang kaharian. Huwag ka mag-alala, Meritea. Matatapos din ang problema ng ating kaharian. Pagkatapos nun, pwede na natin tuloy ang kasal natin. Tulad na napagkasundo ng ating mga magulang. Kailangan na namin tumawid ni Liway. Alagaan mo na mabuti ang ina para sa akin. Buong puso kong gagawin. Liway? Mahal na prinsesa. Akala ko tapos na ang problema ko, Queenie. Eh. Ngayon naman, nakuha ng Tagabantay ang telepono ni Omar. Eh, madam, paano ko nakausap ni Ama ang Tagabantay? Baka naman sabihin nyo na may anak si Ama kay Amelia. Or worse, baka mamaya yung mismong anak ni Amelia ang gusto kumunta kay Ama. Naku, madam, nakaka-afraid. Hindi, mga kapahay, Queenie. Hindi dapat pagkaharap si Samuel at ang Tagabantay ngayon o magkausap man lang. Eh, paano yan, madam? Anong gagawin natin? Kailangan makuha ko yung telepono kay Samuel. Kailangan maputol kung anumang komunikasyon meron sila ng Tagabantay. Paano na ngayon, Ama? Mukhang magaling talaga ang matandang Tagabantay. Kung si Omar, ang pinakamagaling nating mandirigma, pinatay niya, tayo pa kaya? Huwag kayong mabahala. Hawak ng Tagabantay ang cellphone ni Omar. At kasalukuyang tinitrace namin ang lokasyon niya. Ano pa ba ang kinakatakutan niya? Bakit ngayon pa kayo nangangamba? Narito na. Kaharap mo ninyo ang anak ng dilim. Siya na ang haharap sa pinakamatindi nating kalaban. Ang Tagabantay. Sinubukan ang kasamahan namin na i-trace ang location ng cellphone number na to. Hindi nila magawa. Bakit daw po? Sabi ng kasamahan namin, meron daw kung anong device ang inilagay dyan sa telepono na yun para may inigaw ang signal nito. Wala na ba tayong magagawang paraan para malaman natin kung sino nagmamayari ng numero nyo? Wala na. Wala kaming nakuhang records ng may-ari ng numero sa telepono. Wow! Dali naman ang mga aswang na yan. High-tech! Tama si Ama. Kung kinakailangan suyurin namin ang buong Pilipinas para mahanap siya, gagawin namin. Nakikita niyo rin babagsak ang Tagabantay niya. Pinapangako ko yan sa inyo. Tamang hinala ako. Napasok na ng mga aswang ang industriya ng mga tao. Pati technology, hawak na nila at nagagamitan nila laban sa atin. Sigurado ba kayo na hindi tayo matututun gamit ang cellphone na yan? Huwag kayong mag-alala, tatawal yan. Nagawa na namin ang paraan yan. Hindi namin matrace ang numero na pinalulukit mo sa amin, Ama. Nakagawa sila ng paraan, malusutan, ang trace na ginawa natin sa telepono ni Omar. Malamang meron din silang teknolohiyang ginagamit natin, Ama. Tamang hinala ni Omar.
makipagtulungan ng Tagabantay sa mga Kapatiran. Wala na palang silbi numero ni Omar. Why don't you just get rid of that phone where you used to call him? Hindi, Laura. Ito na lang ang connection natin sa mga umuusik sa atin. Ito rin ang gagamitin ko laban sa kanila. Papaano, Ama? Hindi magtatagal. Mahinip yan. Dahil gusto nilang malaman kung sino nasa dulo ng linya na to. Isang mataas na tao na nagbibigay ng utos kay Omar. At pag nagkamali sila, malalaman natin kung saan sila tatakot. Nilalagay mo lang sa panganib ang buhay mo. Safe itong telepono ito, Laura. Kahit nang gawin nila, hindi nila matitrace ang location ko. Hindi pa rin tayo nakakasigurado. Halay mo, magkaroon sila ng paraan para matuntun ka. Laura, ginawa ko na ang lahat para malaman kung nasa ang Tagabantay. Nagbuwis ng buhay ang pamangking ko. Pero wala pa rin nangyari. Ito na lang ang huling pag-asa kong pinanghahawakan ko. Ano ang ibig mong sabihin? Painiwalain ko sila na malapit ako sa kanila. At kapag akala nilang malapit na ako, doon ako atake. At mapaghihigandin ko na rin ang aking ama. Matatalino ang aswang. Kung alam na nila napatay na si Omar at hindi natin mahanap kung nasan sila, wala nang silbi ang telepono niyan. Pero meron ako naisip. Ano, best friend? Context? Kanino? Sa aring aswang. Where na you? Dito na me. Sabi. Where na you? Haring aswang. Dito na me? Juan, huwag mong gawing kalokohan to. Hindi ito panahon para magkipag-asaran. Hindi nyo naman huwag maintindihan. Inaasar ko ang haring aswang para mapikon sa akin. At kapag sumagot siya, doon tayo maaari makakuha ng impormasyon tungkol sa kanila. Tama yan, Apo. Tama. Ano? Sigurado kayo? Oo. Tulad ng sabi ko dati, saan ba nabibingluit ang isda? Hindi pa sa buhal, ha? Ano malay mo? Baka binuit tayo ng Haring Aswang. Hindi nakakatawa. Niloloko na tayo ng taong yan. Ayaw mo sa Laura. Manda ka sa akin, Tagabantay. Sige. Mangasar ka lang ng maasar. Pero pagdating sa uli, siguraduhin kang hindi ka matatawa sa gagawin ko. Sinasabi niya na nag-iisa ka sa puso niya. Kahit na ito pang mangyari, sa huli, kayo pa rin dalawa magkakatuluyan. Kung sakaling kinuha niyo ang cellphone ni Ama, naku, siguradong malalaman niya kung sinong kumuha niyon. Kung anak nga ni Amelia kumuha ng cellphone ni Oma, ito na ang katapusan ng lahat ng paghihirap ko, Queenie. Diyan na nga bang sinasabi ko eh. Checkpoint lang po. Alam mo, Pepe, kailangan investigahan natin ang kaso ito. Sige, Oma, Pepe. Pupunta kami nila, Lolo.